Hello mga paps, kumusta kayo dyan? Ngayon meron tayong i-upgrade na bike. This is the bike of Mr. Reggie. It's a Trinx Majest 100, yung 26R. So ang i-upgrade natin ngayon sa bike na ito ay yung brakes. So this bike comes stock with mechanical brakes. So i-upgrade natin siya with hydraulic brakes. So, itong hydraulic brakes na to ay Zoom. So, dahil nga internally routed yung brake cable niya, babaklasin natin yung rear brakes and kailangan natin i-bleed ulit. So, meron tayong dahilan para gamitin yung bleed kit natin. So, yun. Itong bleed kit na to is na-review natin 2 years ago, I think. So, you can check it out there. So initial impressions muna tayo sa Zoom brakes, Zoom hydraulic brakes. So ito yung brake lever niya. So similar siya sa MT200 ng Shimano. Meron siyang lever adjustment kung gaano kalayo ito. Maganda yung pagkaka-fabricate ng metal parts niya. Ito naman yung caliper. May kasama siyang insert para hindi magdikit yung brake pad sa loob. So kung hindi ako nagkakamali, pareho lang din siya ng brake pad ng Shimano MT200, MT300 series. So one thing to note about these brakes is baliktad siya, meaning para siyang scooter. Yung rear brakes is nasa left side, yung front brakes is nasa right side. Unlike yung mga common na ginagamit natin wherein yung front brakes is nasa left side and rear brakes is nasa right side. Pwede mo naman siyang baklasin para pagpalitin yung hose. Pero sabi ng owner is hindi na, masasanay naman daw siya. Ang haba nitong front brakes, yung hose niya, front brakes is around 80 cm. And then the rear brakes, ang haba ng hose niya is 145 cm. So meron na rin siyang kasamang adapter. Yan, yung adapter. So, both adapters are side mount. And meron na rin siyang kasamang bolts para i-attach yung calipers. So, let's go. Baklasin muna natin yung mechanical brakes. And then, proceed tayo sa pag-install nito. Thank you.
presented. Wala. Ang kulit nga ng mga... Oo, punta siya nung wala dilema. At saka nabasa ko kaya sa comment niya. Sa ibang comment eh. Kaya parang nakapura sa ibang. Kasi sa iba, sa Lazada, 2-4 eh. Pero nakabox. So ayan na siya mga paps, naikabit na natin yung hydraulic brakes para sa likod. Hindi ko na masyadong na-videohan yung pagbi-bleed kasi medyo pinigure out pa natin kung paano. Ginamit natin tong syringe to pump out yung mga hangin sa loob. So as you can see, antigas na nung preno. Hindi kasi kasya yung baso. Iba yung tread ng baso sa tread nitong pump. Ang gagawin na lang natin is i-align yung rotors dun sa calipers tapos mga finishing na lang. Wala na akong air bubbles na nakikita lumalabas. Right? Thank you.
So that's it mga paps, na-install na natin yung Zoom hydraulic brakes. Difficulty installation, siguro kung hindi lang internal cabling yung rear brakes nito, I'd say madali siya, siguro 10 out of 10 yung kung gaano siya kadali i-install. Siguro with this setup na internal cabling, 8 out of 10 yung kung gaano siya kadali i-install. Wala naman tayong ginamit na special tools except doon sa bleed kit. Pero kung alam nyo yung diskarte, hindi nyo naman talaga kailangan ng bleed kit. So yung ibang paraan ng pagbi-bleed, hindi na natin na-videohan kasi medyo meron tayong mga paraan na pinag-isipan. So hindi ko na na-videohan kasi pinag-isipan natin kung anong best way para i-bleed to. Kasi may mga tools tayo doon sa package na hindi kasya doon sa mga ports ng Zoom brakes. So siguro built siya for Shimano or something. Lalo yun yung baso na nakalagay dito, yung nilalagyan natin ng mineral oil. But all in all, hindi naman siya ganun kahirap. So with this internal setup, huwag niyong kakalimutan na bumili ng olive set. Kasi tatanggalin natin yung olive na naka-pre-install dito para ma-i-route natin siya through the frame. Hindi siya magkakasya dito sa mga grommets pag hindi natin tinanggal yung olive. So make sure na meron kayong olive set para sa hydraulic brakes kung iraran nyo pa rin yung internal routing ng bike nyo para sa brakes. If you're interested in getting a set, kung hindi ako nagkakamali, sa Shopee ito nabili ni Sir Reggie, and nasa 2,000 plus lang, below 2,500 yata yung bili niya sa brake set na to. So I believe mas mura sa Shopee versus dito sa mga local shops namin. Kaya sa Shopee siya bumili. So that's it. Thank you for watching. Thank you rin kay Sir Reggie sa pagdala ng bike niya sa atin para ma-install yung hydraulic brakes. I will be ending this video. Ride safe lagi and kita-kits sa daan. Peace!